Ay mga kamartes, so for today's video, ikwento ko sa inyo kung ano yung mga na-experience ko nung first trimester ko. So, meron ako ditong kiwi and apple, and have my water here. So, nung first trimester ko, yun yung time na sobrang yung antok na antok, yun talagang palagi akong feeling ko palagang naantok. Kasi before na hindi pa akong buntis, palagi akong nagising ng umaga. Tapos, nag-breakfast kami nung asawa ko. Together, bago siya pumasok ng trabaho. Ayun, minsan, ako rin yung nag-prepare ng babaunin niya sa work niya for lunch. Tapos, nung first trimester ko, siya na lang yung lagi nagigising. Tapos ako tulog pa. Nagising ako. Minsan 9. Tapos, first break niya yun. So, mag-message sa akin. Ganun. Tapos, minsan naman, nagising ako 10, 11, tapos sobrang talagang yung feeling ko noon is sobrang tamad na tamad. I mean, tamad na tamad ka, tapos minsan, natamad ka rin maligo, gano'n. Tapos doon din nag-umpisa yung mga cravings ko. Mga cravings ko is mga prutas and gulay yan. Gusto ko. Tapos, naalala ko yung mga gulay na kinakain ko sa Pinas. Yun. Kaya yung mga sinabawan, like sinigang. Yan. Niluto ko siya. Tapos, adobo. Yung mga cravings ko. Minsan, kapag natanong ako ng asawa ko, any cravings, nasasabi ko na Jollibee. Kaya lang no choice ako, walang Jollibee dito. So, is this in die? The first time was heard din, yung din yung first ultrasound ko. Bago dumating yung na-schedule ko ng ultrasound, no, nasabi ko sa asawa ko, feeling ko twins to. Wala, gusto kasi ng twins. Alas yun. Mabasa ultrasound, isa lang. Pero okay na din. Still blessing pa rin yun. Kahit isa lang. Ba? Tapos ayun. Sarap sa pakiramdam nung first ultrasound. Kumakalimutan na. Yung makikita mo yung little peanut sa, you know, sa chan mo. Ang cute. Tapos, sabi ng doctor, healthy naman daw si baby sa loob. Then, ayun, nakita namin, although, liit niya pa. Pero, nakita namin yung maliit niyang kamay, tapos yung paa. Ang cute. Tapos yung heartbeat per minute niya, ang taas, like 171. During ng first trimester ko, gusto ko ng minsan matamis, minsan maasim, minsan gusto ko rin ng maanghang, ganun. Tapos nung first trimester din, dun din yung makain ako ng breakfast. Nasusuka talaga ako. Every morning talaga. Yun yung tiyatawag nila ng morning sickness. Pero sometimes lang yung whole day sickness ko. Tapos din, nung first semester ko rin, na-experience ko rin yung spotting. Sabi naman, normal lang daw yung sa first ultrasound ko. Maraming tennis sa akin. Meron siya yun. Tapos, may tingnan sila dun sa ano mo. Sila dun sa loob ng ano mo.
May nakita silang maliit na. Na maliit lang siya. Sabi nung doktor, ano lang doon. Parang siyang ano, siyang, hindi siya namuon na dugo, pero parang siyang ganon. Sa loob ng ano ko. Sabi ng doktor, ano daw, may ganon daw talaga na ano, na cases na nagkakaroon ng ganon. Ano ko, saan nang gagaling yun? Tapos yun daw pala yung nagkakus nung pag-spotting ko nung first trimester. Yun lang pala, kaya tanong niya ako kung gusto ko daw ba tanggalin para mula na spotting. Tapos sabi ko, kung nakabuti naman na tanggalin, why not? Diba? O, ayun. Di, may ako tinanggal. Nung tinanggal na siya, yun. Starting noon, parang mga after 1 day, 2 days, nawala na yung spotting. Ang sabihin, yun lang talaga yung nagkakos talaga pala ng spotting ko nung time na yun. Saka nung tinanggal naman siya, parang wala lang. Saka maliit lang talaga siya. Color red. Overall naman na tinest sa akin, lahat naman is okay. Wala naman akong problema. Tinest sa akin. Thankful ako kasi, ano mo yun, si baby, healthy siya dun sa, ano, sa son. And, tapos, minsan napaparanoid din ako na, yung, ngayon ako masyadong magbuhat ng mabigat. Tapos yung, ang buto ng kiwi. Ang tasa ng pinto. Saka yung maglakad-lakad. Para sabihin mo ng doktor, okay nung naman daw yun. Maglakad-lakad, tapos magbuhat-buhat. Sabi niya sa akin, kung ano yung ginagawa, kung ano yung ginagawa mo before, pagpatuloy mo lang. Yun yung sabi ng doktor sa akin. So yun. Yun ako nakabahan. Tapos nung first ultrasound karon, mama yung pala yung dalawa kong biyanan. Excited sila makita si baby. And hindi ko pala na-share nung sa una kong video na before yung nalaman namin after 1 week nun, umuwi yung tatlong kapatid ng asawa ko from college. Nagbakasyon sila, 1 week lang din dito. Nung time na yun na pag-uwi nila, sinurprise namin sila na ano, yung nga, buntis ako. And, yun, na-surprise sila. And, nagulat yung, yung bunso talaga. Yung bunso sobrang ano, yung reaction niya sobrang gulat na gulat. And, also masaya sila kasi, magiging tito-tita na sila. Nabos ko na yung apple and kiwi. Wala na ba ako nakalimutan? Wala kasi akong code ko. Wala, inaalala ko lang yung mga sinasabi ko. Itong first trimester, hindi naman siya ganun kahirap para sa akin. Normal lang talaga siya sa mga na-experience ng mga buntis. Wala yung mga na-experience ko. Wala naman yung malala. Hindi man umabot sa time na nilagnat ako ng mataas. Na hindi rin umabot sa time na whole day ako na nagsusuka, na wala na akong kinain. Hindi naman ganun. Tapos, parang nakalimutan ko rin sabihin dun sa first vlog ko. Yung after nga namin nalaman na buntis ako. Is yung kinabukasan noon, yung mama niya, niyaya, pumunta sa store. Kasi yung asawa ko yung time, may pasok sa work. So, punta kami ng store that time. Tapos, binila niya ako ng, ano, ng vitamins, prenatal vitamins, tapos ng crackers.
yung isang malaking box ng crackers. Tapos, maraming ginger ale na makakatulong daw yun para malesen daw yung ano, yung pagsusuka. Yun ko, isa rin yun sa mga nakatulong, kaya hindi ako talaga ano, yun, sumusuka ng sumusuka during my ano, my first trimester. I think wala na ako nakalimutan. So, yun. Yun, gusto ko lang i-share sa inyo yung na-experience ko na nung first trimester. That's all for today's video. Thank you for watching again, mga kamartes. And if you are new on this channel, please subscribe to our channel and click the notification bell para ma-updated ka sa mga susunod ko pa ng mga upload ng mga videos. So, kung nagustuhan mo yung video na to, please like this video and share. Bye!